sakto morning sa inyong lahat. Mga sakto, nandito naman tayo sa ating Litos Iceberg. Again, kahapon, kinakain ng first application ng fertilizer. And then ngayon, sabay dilig. Sa nasabi ko na sa mga previous video natin, pag nagpakain tayo in the next 8 to 12 hours, pwede na siyang basain ng padahan-dahan. Unlike sa talong, ito ating Litos Iceberg, napaka lambot ng puno. So yung duration o lifetime sa buhay niya is mabilis lang. After 45 days, pwede na siya mag-harvest. And then after that, wala nang maiwan na puno sa kanyang maiwan na puno, pero yung mga late na nag-develop. So dito sa area natin, napansin nyo, is basa na. Kahapon, pinagsabay natin yung abono at saka after 8 hours to 12, sinunda na yan ng ganyan, ng ating improvised paulan. O, ng ating sabi ni Jopel the Farmer, yung ating isa ding mentor, napakagaling din sa farming. Paulan daw yung sabi niya. Kasi doon sa kanila, same pa rin. Ganito din, mainit yung panahon. And then, ang naka-advantage sa atin dito is yung tubig, is hindi, wala tayong gastos. Yung investment lang natin dito is bili tayo ng hose at saka i-connect do sa yung pinakabukid doon. Doon natin ito kinuha. May resort kasi dito sa taas na ating pinagkukunan. So, advantage sa atin yung nasa baba kasi yung pressure na tubig is punta dito sa ating shower, iikot na. Kasi gamit yung pressure na tubig pag pasok sa hose, and then yung dalawang shower natin na series yan, yan is umikot-iikot yan. Unlike sa area 1 doon is napakalakas kasi yung ating tubig doon is 2 inches yung gamit na hose o yung dos o tawag sa mga ating kaibigan. So kahapon ito, so maraming dahon na lumabas yung iba kasi nafe-feel kumain siya at umiinom. Yon, lahat ng tanim, kung yan ang susundin nyo, hindi kayo bibitinin ng tanim nyo kung may pakain at uminom ng tubig at tamang cultivation. Ito, alam nyo, ito, in the next 2 days, 48 hours, itong damo na ito, nakatikim na ng tubig. Itong maliliit na ito, itong damo na to, yan, lalabas na yan. After patubig, mag-isang linggo, cultivation agad. Huwag nang hintayin ang damo yumabong. Sabi nila, yung iba, hindi natin in-dispate, hindi natin ina-against yung herbicide. Pero sa akin dito, hindi kami gumamit ng herbicide kahit matagal matapos yung cultivation time. Basta cultivate lang gamit yung guna o yung bulo na ating mga kaibigan dito, magastos na sa labor, yan talaga ang pinaka best. Kasi pag ang lupa ganito, kung gagamitin mo ng herbicide gaya nito, pwede din. Hindi na ako disclaimers lang, hindi ako against sa herbicide. Okay yung herbicide, naka high maintenance lang sa tanim nyo. Kasi yung lupa namin dito, forever mong taniman, agricultural land, sige-sige mong taniman, tataas yung acidation, malaki na yung expenses in the next following months on next crop. Sa next crop mo, bibigay ka ng maraming organic kasi napatay na ni AI ng herbicide or si glyphosate. Si glyphosate kasi guys, is pumapatay ng microherbs. Yung microherbs na napakanipis sa ilalim. Ito, pag na-herbicide to, itong lupa na to dati, kasi yung gumamit nito is napaka herbicide, napaka na talaga loyal sa mga herbicide na mga latest. So yung mga synthetic, yung mga contact ng mga herbicide, napakalakas niyan. So patay lahat ng organismo
sa ilalim ng lupa. Kung unlike sa cultivation, labor lang babayaran mo, matagal matapos, pero at least expenses, sige, sige lang, at least ito, napansin nyo yung sabi ko sa mga previous video ko, ito yung mga wrigglers na lalabas, yung wrigglers, sorry, ano ito, sa English, yung lumot. Pag nailumot-lumot na yung ano mo, yung lupa mo, sign yan ng nag-recover na yung microherbs sa ilalim. Chicken manure, yung pagkain ng mga microherbs, yung chicken manure, macro o micro organism, dalawang klase kasi yan. Hindi tayo ganun ka-agriculturist na expert based on my experience. So yung organic guys, pagkain niya ng microherbs at microorganism. Example, yung synthetic fertilizer, chemical yan, partner yan ng organic din, sa kabila, organic at saka inorganic. So dapat ma-mix yan dito, pagkain mo sa yung tanim. So yan o, in the transplant natin, natapos to 10 days after transplant, at pinakain na, na at pinainom ng tubig. Tingnan nyo ang itsura na ating dito sa expert. Gumalaw na yung dahon, kumapal na ito. Yan, kita nyo ba? Sa mga previous video natin sa area 1, may litos din tayo doon, pero hindi ganito kalakas nag-recover, no? Kita nyo? Yan, yung dahon. Yan. Imagine 10 days, mag 11 days to bukas, ganito na yung hitsura niya after transplant. Napaka simple lang. Lagyan ng organic, lagyan ng synthetic fertilizer every weekly, every 7 days. So medyo mamahaba na, tapusin ko na to. Ako magpasasalamat sa mga tumangkilik sa ating mga video, at sa next video natin, sana tulungan niyo ako. Please click that button. Hindi kayo mabibitin sa turo ko sa litos, iceberg, sa mga talong, sa mga iba pang gulay. Pwede ko kayong ma-guide. Complete na turo, i-share sa ating kapa-farmers nang sa ganun. Lahat ng ating tinuro, hindi masayang, at masunod din ng mga bagong nagtatanim. Yan lang ang ating sasabi. Canlaon City, Negros Oriental, sasabing Insakto TV. Salamat.